Hello, wassalamualaikum. Welcome sa aming channel. And for today's vlog, andito tayo ngayon sa Lake Buluan. Ayan. Hello, Ma'am Noor. Say hi. Ayan. So, pupuntahan ho namin ngayon ang ano namin, fish pond. Isang beses hindi namin napuntahan. So, kita-kits mamaya. Kato. Dago. Ah, siapa sumba? Dere na mo bunto. Sumba, sumba na uli sir kita para sa sa. Oh. Ngin to. Nanika. Kuwata ni na to. Oh, siya po sa rap. Da. Ano ni no si Hari. Oo, kimo kayo. Oo, kimo man kamatoon kamo ana lumang. Hindi malarin. Oo, iba. Nata biya. Hindi ka agad tumbabe na. Ba maguntol mambo siya nang. Kamagatos siyo po. Eh, katuga sa diwa na sa kana ko na buka arna wan si wan ter mo ni para man ko masapo si ganani ya maka kuana sa lo maka si ola men ako kya sa rauna eh maka sa pula na buga siya sa insaka. Sige. Actually, yung mga ganyan, pwede na siyang i-harvest. Pero, papagkasla ni Harris po na. Ibago na ako, ganit sabo. Ibago na, hindi sabi sabo. Ito pa kayo. Ikaw na, sabo. Hindi sabi sabo. Nga, pagkasabot ka na siya, mga ganyan. Ikaw ba? Ya namo pagawa ng mga rasa. Hindi natin tawag sa so dito guys, ang isa sa pinakamaganda dito gawin dito sa lake is food trip. Food trip, ano pa ba? Fresh yung hangin. Malinis, malayo sa pollution, at siyempre yung tanawin. Okay, so siyempre makikita mo yung lake na the same time yung bundok. Ayan. Then para makita ninyo na hindi ako nagsisinungaling na may lake at may bundok, okay, tingnan nyo ah. And ipapakita ko sa inyo na talagang napakaganda ng view. Ayan, o oh, diba? Okay, may bundok, and then sa baba niyan ang lake. Ayan, di ba ang ganda? Ayan. Kita nyo guys dito, oh, maraming mga bahay. So bawat pamilya may kanya-kanilang bahay. And then the reason kung bakit dyan ang bahay nila, dahil meron din silang fish pond. So kada fish pond ng isang pamilya dapat may bahay. So parang doon yung ano, anong tawag doon, parang service ano, pag binabantayan nila yung mga kispa nila, doon sila natutulog. Pero although ganyan, meron din naman silang mga bahay sa lupa. And then yung iba sa ibang places yung mga bahay nila, like Buluan, sa may Datupaglas, sa may Digal,
Yan, marami. Napakaganda talaga ng tanawin dito. Fresh, tahimik. Ayan. Yun nga lang, pag dito medyo malamig at may time din na mainit yung ano, mainit yung hangin. So sa nagpapaputi or talagang anong tawag to, Ma'am Nor? Yung sa mga taong ayaw umitim? Maarte. Na ayaw umitim. Oh, ngayon sinasabi ko sa inyo na hindi ito ang perfect place para sa inyo. Yan, sa may mga ginagamit sa mukha para pumuti, no, nagpapaturok ng collagen, hindi ito perfect place para sa inyo. Diba? Ayan guys, ito yung tubig dito, kulay green. Pero kahit kulay green yan, pag naglalaba ka, kahit puti yung nilalabahan mo, hindi siya magkukulay green. Yan. So, pwede rin uminom dito. Pwede rin. Kung sa mga... sa mga taong halimbawa yung naubusan ng tubig pang inom, yan, pwede ho yan dyan uminom. Yun nga lang guys, iba lang yung lasa, pero nasubukan kong uminom dito, hindi lang isa, maraming beses. Ito, kita nyo naman ang output niya, o, diba? Hindi rin ako namatay. Safe naman siya inumin. Pero hindi ko siya nire-recommend na ito talaga. Ito talaga uminom. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na safe itong inumin. Sabapung paninin din ko dalba. Nakukira pangalang magpang subanin. Marasa marasai sa Mindanao. Wala nga dapat na si fish pa niya tatanggay. Kasunya ba dunya ko na pusagadan ko sa kapyano ginawa manutataka. So yan na ho yun siya. Ayan, so heto guys, pauwi na ho kami. Ayan, nabisita namin yan. So thank you so much for watching and see you on my next vlog para sa panibagong kwentong Bangsamuro. Bye bye. Angol, hindi matawa na. Hey,